Hello everyone, welcome back again to my channel Mercy Vlog. So yun nga guys, hello everyone, hello magandang people, hello OFW. Yes, lalong lalo na sa inyong mga ka-OFW ko. Saan mang sulok ng mundo, mabuhay tayong mga Pinoy. Ayan, dahil tayo mga Pinoy. Ayan, isa ulit na may share lang ako ng konti, no? Mga experience, mga kung ano yung mga nababasa ko, kailangan kong i-share sa inyo dahil isa rin akong isang OFW, dahil isa ka rin sa isa kong OFW na nanonood, no? Sa aking video ngayon, no? So, mag-comment ka dyan para malaman ko kung saan banda nakarating ang aking video na ito. At kung ikaw ay OFW, mag-comment ka na rin dyan. At kahit na hindi ka OFW, no? Dahil pwede-pwede to kahit sino, no? In-specialize ko lang yung mga OFW. So, yun. Ang i-share ko lang ngayon, yung aking experience and mga nababasa ko and mga nakikita ko, no? And experience the other people, no? Kahit sino, pwedeng-pwede ito. So, ayun nga. Let's go in here. So, kung gusto mo, no, kung gusto mong makatipid, kung gusto mong makaipon, no, stop unnecessary spending. So, ayun, stop unnecessary spending. Stop unnecessary spending. Diba? Ang dali-daling tataan yan. Stop unnecessary spending. Ano nga ba ito? So, ayan yung tatalakayan natin ngayon, no? Kahit konting bahapyaw lang, at least, no, naibibigay ko sa inyo yung kung ano ang kahalagan nito, no, sa atin buhay-buhay, kahit OFW kuman o hindi. So, ayun. So, stop unnecessary spending. Ito yung mga bagay na hindi naman maganda, or let's say maganda sa'yo, pero hindi mo naman talaga kailangan, no, na bilhin, no, na hindi naman talaga importante, no? Ganun yun, guys. Ganun yun ang gusto kong sabihin sa inyo. So, stop unnecessary spending. For example, yung pag-spend yun ng pagpunta nyo sa mga coffee shop na mamahalin, ano? So, pwede naman yan i-stop. Or slowly stop nyo. Hindi naman ibig sabihin na mag-stop na kayo doon. Kumbaga, para lang na maunti-unti nyo, no, para masanayan nyo na hindi kayo mamili ng sa coffee shop ng mamahalin, no. And then if you want to save more, no. So ayun, pwede kayong unti-unti naman na stop spending in that shop every day, or sabihin, let's say na lang, once a week nyo na lang ginagawa, no? Pwedeng-pwede yun, or twice a week nyo pwedeng gawin yun. Kasi, ang ibig sabihin nun, every day nyo kasi ginagawa. Kaya, I'm telling you, no? Stop unnecessary spending this coffee shop every day. So, yun. Pwede nyo siyang dahan-dahaning tanggalin. Kumbaga, kung gusto nyo naman na, kung every day naman kayo, diba? You can buy that you can drink that in that coffee shop twice a week na lang kung gusto nyo, di ba? Kung gusto nyo talaga makaipon, no? So ayun. Ano pa ba? Kumbaga, gusto nyo nang bumili every sahod nyo, no? Every sahod nyo gustong bumili ng bagong damit, di ba? Bagong damit. Why you're not going to stop spend that every sahod, no? Bibili kayo ng, kasi yun yung ano, yun yung kasiyahan nyo lang, eh, di ba? Yun yung kasiyahan nyo, yun yung gift nyo sa sarili nyo dahil sa pagod, no? Dahil sa pagod nyo, lalong-lalong sa mga OFW, no? Pagod nyo ng isang buwan, no? Gusto nyo kasi siyang bigyan ng pagpapahalaga din yung sa sarili nyo, na gusto nyo bigyan ng gift ba? Gift yung sa sarili nyo, no? So, why not na mag, ano na lang, no? Ulitin nyo na lang yung damit nyo muna. Then, yung pambibili nyo sana doon, that time, na bagong sahod, yung pwede nyo i-save. Di ba? Pwede nyo siyang i-save. Ah, ganito, pag, eto, itong buwan na to, kailangan mo bumili ng, mag-expend ng $500 na damit mo lang this month. Kasi nga, sumahod ka na.
And then why you why pwede namang hindi ka mag-spend ng $500 dahil itong buwan na to. Pwede naman sa isang buwan ka na lang, 'di ba? Until every other month ka na lang mag-spend ng damit mo. O at least nasi-save mo yung every other day, kumbaga sa 1 year, may 6 month ka lang na nagagastos doon sa gusto mong bilhing damit. And then yung 6 month na natitira naman na hindi ka nag-spend doon, and then that's the time na yun naman yung nasi-save mo. Diba? Hanggang sa ma-realize mo na, ay, ang sarap pala ng feeling na mayroon nasi-save na na pera, no? Dahil hindi ka bumibili lagi-lagi na ng damit. Kasi sa totoo lang, guys, no, halos karamihan ng mga nagde-day off na mga OFW, no? Lahat ng may mga day off na OFW, no? Gustong bumili ng new dress, new clothes, no? And then they spend $500 or more than that, no? And then, naisip mo pala, no? Kung gusto mo talaga makaipon, no? Just stop spending. Diba? This one is not necessary for you every time na lalabas ka bago. Diba? Every time na lalabas ka, kailangan may new look ka. Ang OOTD mo laging bago, no? That day of that holiday, no? Pwede namang gamitin yung pagpartnerin mo yung sa taas, ibahin mo rin yung nasa baba. And then the other holiday naman, pwede mo namang ibang t-shirt naman or ibang blouse naman sa taas. And then you can wear another one from the down or pants or palda lang. Diba? So you're saving more money. Ang sarap pala ng pakiramdam, no? Yung nakakaipon ka pala ng ganon, no? Dahil unti-unti mong binabago, no? Unti-unti mong binabago dahil nag-i-stop ka na for spending na hindi naman karapat-dapat, na hindi naman puro once na lang, no? Isipin mo din yung kung ilan bang nagagastos mo sa loob ng isang buwan. Dahil monthly ka nga nakikrave ng mga ganyang bagay na kailangan mong bumili dahil you want to surprise yourself, you want to have some gift to yourself, no? Para kasing nakakatuwa kasi pag binireregaluhan mo yung sarili mo, no, ng ganong bagay. Pero yung damit, guys, hindi mo na siya maibenta, hindi mo na siya maisasanla or sa something na wala nang value yon. Wala nang value. Kasi nga used clothes na yun eh. Used clothes na yun. You can sell it, but in the lower price na yun. Hindi na siya yung katulad dati na pagbili mo. So, you're just wasting your money. You're just junking your... parang binabasura mo na lang yung pera mo, no? Ganon yun eh. So, yung mindset nyo dapat, yung mindset dapat ng mga OFW is ganun sana, no? Dapat don't spend more clothes, no? Don't buy more clothes. Kasi nga gusto mo lang magmukhang kagalang-galang kagalante tuwing holidays, 'di ba? So 'yun, isa pa 'yun, pagbili ng mga damit every sahod, no? You can save more, 'di ba? Hindi, alam niyo sa totoo lang, guys, I'm realizing na ako tumatanda ako. Nagiging weak na ako sa aking trabaho, so I decided na not to buy my clothes, na no? Not to buy any clothes na naman sa akin, parang once ko lang gagamitin, or hindi naman sa once, kumbaga magagamit ko pa sa ibang araw, pero iniisip ko meron naman ako magagamit eh. Why kung luma, why kung hindi naman pangit tingnan, even ilang beses ko nang sinuot, pero okay pa rin, 'di ba? Kasi nga iniisip ko mag-save more money, hindi ako kaya nga gusto kong i-ano sa inyo yung stop unnecessary spending. So, yun nga po yung topic natin. Kaya yun, pinapaliwanag ko sa inyo na kung hindi naman po pwede, kung hindi naman talaga sa inyong kung sa inyong bulsa, no? Diba? Ito yun. Ito yung tamang paraan. Ito yung tamang video para sa'yo na kailangan mong magtipid. No? Kailangan mong magtipid kasi marami kang kung gusto mo talaga makaipon, no? Stop it. Stop it spending more. Diba?
marami pang mga ano, mga bagay-bagay na you can save more money not to spend that that day na sobrang grabe, no? Porkit sumasahod ka monthly, porkit alam mo na may kinikita ka monthly, no? Na same lang every month na yun ang kailang, may pera kang naiisip ba? Mayroon kang perang talagang nakalaan, no? Monthly, no? Stop it. Stop buying things that unnecessary for you, no? So, ayun. Marami tayong mga pwedeng examples, no, na for example also the shoes, no, dahil ano pa yun, dalawa lang naman yung paa mo, diba? Dalawa lang naman yung paa mo, why you want to buy more shoes, diba? Kung meron kang pang casual, may pang sports ka, may sleeper ka naman, 4 is too much, 2 is enough, diba? If you want to buy more, hindi ka rin makakaipon, di ba? If you want to buy monthly, no? Monthly ka bibili ng ano, dahil gusto mong maging laging bago, laging, di ba? You cannot ipon that exactly what you want, no? Kasi guys, yung shoes, no? Yung shoes, hindi mo rin yan maisisale, hindi mo siya mabebenta ng katulad ng pagbili mo. Bumababa, pwede mo siyang ibigay, pwede hingin sa'yo. O, diba? So, yun lang yung topic na gusto kong ano, no? So, marami pang mga bagay na pwedeng stop natin para makaipon, no? Para makaipon tayo, isipin natin, no? Kailangan mag-isip ng mabuti kung ano man yung dapat bilhin. Hindi lang yung wants, just only needs. Yung needs lang natin ang bibili natin, no? Stop unnecessary spending na hindi naman talaga magagamit ng araw-araw, no? So ayun, stop buying anything para to save money, no? Kung talagang may goal ka, no? Kung talagang may goal ka na mag ganito, no? Makakaipon ka ng ganito kalaki, and then maiisip mo, ay tama pala yung sinasabi nila, no? Kasi marami ng mga video na lumalabas mga ganito, no, na nagpapayo tungkol sa mga kaperahan, no, how to ipon more, no, even you have a small salary, kahit na konti lang yung salary mo, kahit na hindi ganun kataas yung salary mo, pero nakakapag-ipon ka pala ng ganun, wow. So nice. So very good. You're so clever. Yung mindset mo, no, nandun siya. No, nandun siya. Hindi lang pag-spend ng money. Hindi lang porket nasa abroad ka, no. Bili dito, bili doon, bili dito, bili doon. No, wala ka nang matitira. No, dahil gusto mo laging ganun. Dahil wala eh. Na ano na yun eh. Parang sakit na yun eh. No, sakit na yun kasi hindi mo na siya na ano, nakukontrol yung sarili mo eh. So, yun yung gusto kong paliwanag sa inyo. This is Merce TV Vlog. Yan, guys. Don't forget to like and comment kung nasan kayo at kung nagustuhan nyo yung video. Bye-bye!